Hello guys, meron tayo dito isang Dell 3559 15.6 laptop for this assembly. So bago tayo mag-disassemble ng kahit na anong laptop, you have to make sure first na yung kanyang power adapter ay nakaalis and yung battery niya nakatanggal. So alisin natin ang battery niya. So para ma-access natin ang battery na to, meron siyang slider lock. Ayan. So papansin ninyo, may nakalagay na lock doon or unlock. Lock na icon. Slide lang po natin papunta doon sa unlock para matanggal natin ang kanyang battery. Slide lang po natin siya. Then tanggalin natin ang kanyang battery. So dito sa battery na to, kung makikita nyo, meron siyang Dell 40Wh or 40 watt hour. And then nandito yung kanyang model na type M51Y1K. So kung order kayo ng battery, make sure na exact model ng battery ang inyong orderin para sa inyong laptop. Ang main reason po bakit po tayo nagtatanggal ng power adapter tsaka battery sa ating laptop, para maiwasan natin ang accidental short pag gumagamit tayo ng tools pagbaklas natin ng laptop. Dahil madalas ang ginagamit natin mga tools ay mga metallic type tulad nito. Mga metallic screwdrivers. Ayan po. And meron tayong prying tool na metallic din. And then meron din tayong ginagamit na tweezers na metallic din. So you have to make sure na wala yung battery, wala yung charger na nakasaksak sa laptop natin para hindi tayo magkaroon ng accidental short kung kina-access natin ang ating motherboard. So sa model na to, bago natin mabaklas ang bottom chassis niya, kailangan muna natin i-access ang kanyang keyboard. So, ayan po. And dito sa keyboard na to, detachable po siya sa harapan para po malaman natin kung detachable o hindi. Ito po, mayroon po siyang groove sa palibot nitong keyboard. Ibig po sabihin, detachable po siya, hindi po siya flush mounted. Then, para matanggal natin ang keyboard, meron po tayong mga slots dito. Ayan. Yan po yung access natin sa ating prying tool para alis natin ang keyboard niya. Ito yun lang natin dahan-dahan. So sa pagtanggal ng mga keyboard na to tsaka pagtanggal ng mga latch dito sa taas, much better na gumamit tayo ng mga plastic type na prying tools para po hindi natin masugatan ng kanyang chassis. And then pagka inaangat natin ang keyboard, slide out lang natin siya dahan-dahan and flip dahan-dahan din po. Ayan. Makikita niya dito, meron po siyang naka-connect via ribbon cable. At yung ribbon cable na po yun, naka-connecta dito sa ating keyboard connector.
Yan po, ano yung mga tabs na ribbon connectors. Dito po, ribbon connector yan. So, kung nagmamadali tayo na napaangat natin na malakas to, so may mga possibility na mapunit natin ang kanyang ribbon cable. So, para matanggal natin to, meron po siya mga lock dito. Ayan. So, para ma-access natin ang lock, ito po, tutulak natin yan pataas. So, dito sa type na to, yung lock nya, angat lang siyang taas. And then, tatanggalin na natin ang kanyang keyboard. So, same thing. Pagka nag-order po tayo ng keyboard, it's much better na malaman natin ang kanyang mga model number na nakalagay dito. And then yun na magiging reference natin para umorder tayo ng keyboard. So, may mga possibilities po na papansin natin dito na kahawig na kahawig yung isang keyboard, pati po ang kanyang mga lock patterns or yung mga lock niya dito sa baba, pero yung ribbon connector magkaiba. So much better kung na-order kayo, you have to be very specific with the model number keyboard na iyong papalitan. Ayan po. Pagkatanggal po natin ng keyboard, may makikita po tayong mga extra ribbon connectors na nakabit dito sa ating motherboard. So, alisin lang po natin sila lahat. Ayan. Angat lang po natin ang lock and then dahan-dahan angat natin sila. Huwag po natin ihilain yan, ha. Ayan. Kasi po pag hinila niyan, pwede po rin siya mapunit. So, mayroon mga connectors type na in-slide lang po siya or sinusok-sok lang siya. Pero dito mga test na to, may mga locking mechanism siya na inaangat. Ayan, tagalan po natin siya. And then dito. Ito pa. Ayan. So, after po natin magtanggal ng mga ribbons na to, inspect po natin ang part ng ating keyboard bay, yung part na to, kung meron po siyang mga screws na nakalagay. Tulad po nito, meron po siyang existing screws na naka-screw pa siya dito. Kailangan po nating alisin muna ito bago tayo magtanggal dun sa underside niya, sa bottom chassis niya. Gawa po ng mga screws na to naka-attach directly doon sa bottom chassis. So, nagtanggal ka ng bottom chassis, binikwat mo siya, hindi mo natanggal ang mga screw na to, binigla mo siya, pwede mo siya masira kung saan naka-screw yung mga screws po na ito. Okay? Tanggalin natin ang mga screws. So, kung first time po kayo nagtatanggal ng laptop o first time kayo magbuklas ng laptop, ang pinakamagandang tip po dyan is binivideo nyo. Kung meron mo kayong pag-video, yung every step na gagawin nyo pag nag-disassemble po tayo. Or pinipicturean nyo siya every time na nagtatanggal kayo. And you have to be careful sa mga screws po na ito. Dahil hindi po lahat ng screw ay pareho-pareho ang kanyang size. So, just so happen na yung mga screw na to pareho-pareho sa size ng side na to. So, kung may magkakataon na iba-iba po yung size na yan at malagay niyo yung screw na yan sa ibang screw hole, ang tinatawag po natin doon ay na long screw. Kung naglagay ka ng supposedly na short screw at mahaba po yung
nilagay nyo, pwede siya mag-protrude sa either sa motherboard or ibang parts na pwede mo masira. So, itabi lang po natin sila and tandaan po natin kung para saan yung mga ganitong size na screw. So sa akin po, ginagroup po sila. Pero yung mga para sa mga baguhan, pwede po kayong gumamit ng mga cases or ano, tapos pagdigamin yung number. Okay. So pagtapos natin ma-access ang part na to, pabalik na rin po natin ng laptop para access naman natin ang kanyang underside or yung bottom case niya. Ayan. So sa part na po na to, since totally disassemble natin ang laptop na to, kailangan po natin tanggalin lahat ng screws na makikita natin sa baba. Then inspect po natin sila isa-isa kung existing pa yung screw or wala na or pumim na iiwan pa po yung screw. Okay? So if ever na hindi nyo naman kailangan baklasin lahat ng laptop na to, yung mga cases po na tulad ng part na to, yung bay na to, doon lang po yung tatanggalin nyo para ma-access natin ang kanyang hard disk drive, ang kanyang mga RAM modules. So dito, tatanggal na po tayo ng mga screws. Sila. Tingnan po natin ng mga screw, iba-iba po yung size. May dalawang mahaba, tapos yung tatlo mas maiksi po sila. Ayun. Itabi po natin sila. So ako po palagi yung practice pag may nakita akong nakita akong laptop na merong optical disk drive, isa rin po yan sa mga priority na tinatanggal. Kasi po, pag di po natin tinatanggal yan, tendency is yung pong ibang model, meron pa pong mga screw sa ilalim nito. Yan. So, sa specific na model na to, para matanggal natin ang kanyang optical disk drive, meron po siyang slot dito. Ay nakalagay ODD. So itutulak lang po natin siya para ma-slide out yung ating optical disk drive. Ayun. Ayun po. So meron naman po mga cases na kahit na hindi nyo itulak dito, dito nyo po na-access yan. Pero po the risk is pagka in-access nyo yan, may possibility na tanggal niyo yung front cover nitong optical disk drive. So inspeksyonin niyo po muna mabuti kung paano siya tatanggalin. Ayun. Tanggalin natin ang kanyang optical disk drive. Ayun po. Nowadays, na po gano'n nagagamit itong optical disk drive na to or may mga laptop na wala na siyang optical disk drive. And then kung di nyo naman po kailangan ng optical disk drive na to, meron po tayo mga nabibiling replacement na ODD caddy na kung saan din nyo pong ilagay doon yung hard disk niya. So papakita ko po sa inyo later part of the video. Then ito po yung sinasabi ko sa inyo na meron po siyang mga screws pa sa ilalim ng optical disk drive niya. Ayan po. So tanggalin natin sila.
One more thing po pala kung napapansin ninyo, ang ginagamit ko pong screwdriver ay nilalagyan ko siya ng magnet. So yung purpose po ng magnet na yan, para pagka nagkukuha ka ng mga screws, eh agad na siyang dumidikit sa kanya. Ayun. So yung style po ng iba, may magnet dyan, tapos po ng punot po to, ito ng mga screw, kaya hindi po siya mamisplace yung mga screws na yan. Ano? And then one more thing, papasinin niyo po yung tip niya, mas malaki po siya kumpara doon sa mga regular na pinagbabaklas na laptop. Ayan. Mas mataba po siya. So yung purpose ko po, kaya ginagamit ko po yan, para pagkalagay ko po dito sa screw head, and tunis ko siya, exactly fit po siya. Like pag minsan gumagamit ka ng medyo matulis na screwdriver, at nilagay mo siya dito, may tendency po na may play pa po yung screwdriver. Ayan, ayan po, may play pa siya ng konti, so may possibility na mabilog siya. Mabilog yung screw slot niya. Like dito, pagka exactly, ayan, wala po siyang play. Ayan, masama na agad ang screw. Ayan po. And then, sa other side naman po tayo mag-access ng mga screws. Ayan. Dito sa part na to. Hanggang tayo ng screw. Then ma-access na natin itong bay na to. Ayan. Ayan po. So sa part na to, pag natanggal na natin ang kanyang cover, ay makikita na natin ang kanyang ibang components. At sa model po na to, nandito po ang kanyang tag nating CMOS battery. Nandito po ang kanyang mga RAM modules, dalawa sila. Upper and lower or slot 1 and sa slot 2. Nandito po ang kanyang hard disk. And nandito po ang kanyang Wi-Fi card. So pag nagtatanggal po tayo ng ating RAM modules, meron po siyang locking mechanism on both sides. So, angat lang po natin siya palabas. Pwedeng isa, pwedeng sabay. Tulad nito, isa-isa. Kabila, tapos sa kabila. And then, po siya pong aangat ang kanyang RAM. Ayan po. Nandito naman. Ayan po, makikita nyo. Tutulak niya po sa angat po yung RAM niya. So, tabi lang po natin sila. And then, ito po ang kanyang hard disk. Sa module na to, kanyang hard disk is connected via ribbon. So, meron po siyang yung hard disk connector niya, tapos meron pa siyang ribbon, tapos yung ribbon nakakonect sa motherboard. So, may mga model rin po na laptop na ito po, diretso siya. Ito lang ang nakalagay sa kanya at wala na siyang ribbon. So, para matanggal din natin ang ribbon na yan, bago natin tanggalin ang ating hard disk, angat lang po natin yung tab niya. Yan, and then dahan-dahan natin tanggalin ang kanyang hard disk. Then, pang hard disk po na yan, mayroon po silang mga screws to access para matanggal natin totally ang kanyang hard disk. Ayan po.
meron pong mga pull tabs para sa kanyang hard disk. Tandaan natin yung at yan. So sa hard disk na to, ang tawag po natin dito sa kanyang housing is hard disk caddy. Kung balak nyo po magpalit ng hard disk o mag-upgrade siya, ito po ang kailangan nyong alisin. Meron po siyang hard disk connector. Tanggalin nyo lang po malabas. Tandaan na huwakan nyo po dito sa part na to. Huwag po dito. Pag dito po, mapupunit po yan. Ayan. Pansin nyo. Tanggal na siya. And then, balik nyo lang kung after nyo mag-upgrade. Tapos, dito po, meron po tayong mga screws para sa ating hard disk caddy kung gusto nyong palitan. Ayan po. Paghiwalay natin siya. Kung papansinin nyo rin pala, itong mga screws ni hard disk. Yan, papakita ko po sa inyo, mas matataba po sila. Comparable dito sa mga screws na laptop na mahaba. Ayun, so din nyo po pwedeng i-replace basta-basta yung mga hard disk screws dito sa mga regular na screw ng laptop. Tabi natin siya. Then ito po yung hard disk. Yan lang dahan-dahan po para mapahiwalay nyo siya. And then tapos makuha yung hard disk nyo, galit nyo lang to po, maghiwalay na. And then pwede na lang palitan ng inyong hard disk. Kung nagpapalit po kayo ng hard disk pala, you have to make sure na kapalit nyo ng hard disk, kailangan nyo po siyang i-reformat or reinstall yung OS sa new hard disk nyo para magamit nyo yung laptop ulit at mag-boot siya ulit sa Windows. Yan po. Mas pabalik lang natin siya. Ayun. Then balik lang natin siya sa caddy. And then scroll lang natin pabalik dito sa ating laptop. Ayan. Kung nag-worry kayo kung baliktad, magbabaliktad ba siya or hindi, papasinin niyo po kung lalagay natin ganyan o ito, nakabaliktad siya yan. No? Hindi niyo po siya may screw kasi wala po yung screw hole niya. Hindi siya tumapad. So to check, baliktarin niyo lang ulit. And then, check nyo, double check nyo kung tumapat na yung mga screw hole po niya ulit. Ayan. So, tabi lang muna natin ang kanyang hard disk. And then, yung pwede natin ma-access dito po ang kanyang CMOS battery. Ayan. Dahan-dahan lang po natin siyang itulak palabas. Ayan. Ang CMOS battery po or yung coin cell, matalasan po ang number po nila is ER2032 sa mga detachable coin cell. So, I don't know kung makikita nyo. At ang mga coin cell na po ito, ito po yung mga ginagamit natin para ma-maintain natin ang information sa ating BIOS. Yan po. So similar with sa mga desktop, pagka kumaba na po yung voltage nito, may possibility po na yung mga password na nilagay nyo sa isang BIOS or yung mga time setting nyo ay nawawala. But not all po ng laptop ay nare-reset ang BIOS kapagka or BIOS password kapagka tinatanggal ang ating CMOS battery.
Though sa mga lumang laptop po usually nag-work yun, pero sa mga bago hindi na po siya. Then kung may makikita ka bang mga screws, ibang screws dito tanggalin or other ibang connections dito, alisin lang po natin sila. Like itong ating speaker. And then sunod po natin ang ating Wi-Fi card. Yun naman po, pag nagtatanggal tayo ng Wi-Fi card, double ingat po tayo pagtanggal ng mga Wi-Fi card antenna. Yan po. Iwasan po natin gumamit ng mga metallic object pag nagsinisikwat natin sila. May possibility po na masira din itong mga to. Yan. So, kung pumapalya yung Wi-Fi mo, pwede mo na siyang palitan just in case na defective po ang iyong Wi-Fi card. So after po nang maalis natin yung mga parts dito, tatanggalin po natin ang mga remaining screws. Spec po natin na maayos. Mayroon po pa pong mga screw na naiiwan sa kanya. Just to make sure na wala tayo nakalimutan ng pangsa. So special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. So just say the words, 'cause you know what it means to me, babe. Oh, and double check. Mayroon pa mga spoon na naiiwan. Pwede na tayong pwede na natin ituloy, disassemble lang ating laptop. So pagka tatanggalin na natin ang ating bottom cover para matanggal po natin siya, inspect muna natin ang laptop. Sa underside niya, normally kung saan po nagkakaroon ng kakaibang kulay tulad nito, papasin ninyo glossy yung part na to, then hindi to, then yung part na to parang matte black siya, and then yung glossy siya. So likely ito po sa part na to, dito yung kanyang connection. So kuha lang po tayo ng prying tools. Yan. Tingnan natin kung saan natin tusok-sok kanyang prank. Na natin siya. Pwede natin tuloy-tuloy padaanan ng yung mga prying tool. So, huwag po kayo mabibigla kung may mga naririnig kayo mga clicking sound. Ayun. So, ibig po sabihin yan na-unlatch na po yung mga locks niya. Yan po, papansin ninyo, umaangat na siya. Yan. And then,
Nilan lang po natin sa paligid. And dahan-dahan. Tignan natin kung ilan po yung mga locks na. Locks na. Manaiiwan. So kung nihila-hila niya yung laptop and then hindi siya patotally natatanggal, yung masyadong biglain, so most likely meron pa siyang mga latches dyan na hindi natin naalis. So you have to be patient. Tatanggal po tayo ng mga parts ng laptop. Tulad nito. Ayun. Wiggle lang natin. Ayan. Tanggalin natin siya. Line natin dahan-dahan. So sa part na to, dito natin makikita meron pa siyang optical disk drive. Lot and then yung kanyang ribbon cable connector. Ayan po. And then dito rin natin makikita just in case na gusto na natin magpalit ng ating speakers, pwede na po natin siya lang i-access dito. Naalis po sila. Ayan. And same as well sa kabila. Ano din po. Okay, so tabi muna natin to. Then ito na. So makikita na natin dito ang ating motherboard. Ayan. So kung nagbalak nyo munang linisin ang motherboard, titignan nyo kung may mga alikabok dyan. And then, i-brush na lang po sila pag alis natin ng motherboard na to. So, ang kadalasan na maintenance natin dito pag tanggal natin ng bottom cover niya ay yung tinatarget po natin dito ang kanyang fan assembly at kanyang heat sink. So, bago natin matanggal yan, syempre, inspeksyonin muna natin palagi kung meron ba siyang screws na nakalagay pa na nag-hold sa kanya dito sa motherboard. And then tanggalin po natin yung ibang connectors. O yung kanyang fan connector. Ayan. Ayan po. Para matanggal natin ang fan assembly na to, meron po siya mga screw dito. Kailangan natin alisin. Kung nag-unscrew tayo dito guys, you have to be very careful kasi papasya din natin. Ito na po yung screen niya. So kung nagkamali po tayo at nagka-sobra hindiin natin, pwede po natin madamage ang kanyang screen. We always have to be careful. Ayan. So part na to, tatanggalan natin ang kanyang heatsink. Sync assembly kasama niyang kanyang fan. Okay. So, sa maintenance na rin na to, nagtag po natin dito ay repasting or reapplying thermal paste. Bago po tayo mag-apply ng mga bagong thermal paste, you have to make sure na lilinis po natin ang kanyang mga CPU. Ayan, kasi may mga remaining powder paste po sila dyan.
and then same as well dito sa ating heatsink assembly. So tapos malinis natin yan. Kung walang po tayo ng piece of cloth, preferably cotton siya, pero in this part gagamit lang po ako ng tissue. So dahan-dahan nating i-wipe till matanggal yung mga old thermal paste. And then dito po sa ating GPU part, dahan-dahan nating punasan yan kasi mayroon po yung mga capacitors na nakapalito sa kanya, pinapadiin especially doon sa mga cloth. So may tendency na maalis natin ang kanyang or masikwat natin yung mga ibang capacitors. Then ito, linisin natin yan kanyang. Okay. So, tabi muna natin ang kanyang motherboard. And then dito papakita ko sa inyo paano natin disassemble ang kanyang fan. So sa model na to, meron lang siya mga screws na kailangan tanggalin. Tatanggalin natin ang mga remaining, yung mga screws niya. Meron naman po mga model na wala silang screw. Naka-plastic yung plastic solder sila. So yun po yung mga yon, kailangan po natin alisin yung mga plastic na yon. At pag binalik natin sila, kailangan natin gumamit ng mga adhesive para maibalik natin siya. So ayan po. So sa laptop na to, malinis na siya. So may mga chances po na ang heatsink na po natin ito, lalo na yung labasan ng yan yung labasan ng ating fan or yung exhaust niya, kasi dito po papasok yung hangin, lalabas po siya dyan. May mga tendency po na nagkakaroon siya ng mga dumi-dumi dito. So isin po natin yung dumi kung na makapal na, or yung iba parta, or yung iba tawag nila mga lint rugs na namumuo dito, para siyang hibla-hibla na namumuo siya, and then para siyang rug na naka patakip dito sa mga fins na to. Pag po yun, meron po yung mga may nakita ang gano'n na di mo inalis, tendency nabablock po yung ating airflow na palabas ng ating heatsink. So magkukos po siya ng overheating. So ang purpose po ng heatsink na to, ito pong tawag natin mga heat pipes. And then kung saan sila nakakonekta sa GPU and CPU. So yung principle na to, yung mga yung na-absorb na init coming from CPU tsaka GPU, dadaan po yung sa heat pipes, and then dadaan dito sa fins, and then yung part po nito papalamigin ng ating fan para lumamig po yung portion ng ating heat pipe. So yung flow nun, or yung direction po ng heat dito, magmula dito palabas po doon. So pag naka-block po dito, heat efficient yung airflow niya, tendency iinit po ang portion ng ating heat pipes. Tayong heatsink na assembly natin iinit, so di na niya madidissipate na maayos ang init coming from the GPU and CPU. So same as well with the fan assembly. Yung mga fan assembly po, pag natatanggal po yung mga fins niya, pero ito hindi siya natatanggal. So you have to be extra careful na naglilinis tayo nito. So brush lang po natin siya kung sobrang dumi, para matanggal yung mga alikabok niya dyan. And then paano po natin siya tinanggal? Reverse sequence para maibalik natin.
then balik lang natin ang maka-screw. Malinis na ating heatsink assembly, pwede natin siyang ibalik sa ating motherboard. Kukulin natin ang motherboard ulit. Ayan. So, paano na, bago natin ilagay or ibalik ito, you have to make sure na lalagay tayo ng bagong thermal grease. And yung thermal grease po na to, gamit ko na siyang generic. And then, meron po tayo nabibili na mas mahal siya, yung mga gaming or high-end po yung laptop natin. So, even po na yung mga regular laptops, gusto po natin gumamit ng mga thermal grease na medyo mas mahal, mas prefer po talaga yun comparable dito sa mga generic types. So, dadab lang po natin dito ng gamonggo sa kanyang CPU. At sa kanyang GPU. So, kung mapapansin nyo po sa ibang mga forums na nag-uusapan nila, nilalagay po nila dito toothpaste, ano? So, never na never po tayong gagamit ng toothpaste in replacement ng ating mga thermal paste. It's much better to use cheap thermal paste kaysa naman po sa gumamit tayo ng mga toothpaste kasi it will only make it worse yung ating laptop. Kasi lalo lang po toothpaste na po na yun, mangyayari yun. Let's say, yung first use natin for few minutes, pwede po siya malamig. Pero dahil toothpaste po yun, mas mabilis po siya mag-dry up. So, never, never use toothpaste. And then, yun po yung mga ibang toothpaste naman natin, meron po siya lang, medyo abrasive po siya. And then, pagka nilapat po natin to, hindi po masyadong lalapat itong heatsink natin sa CPU tsaka sa GPU. So, balik lang po natin to. So, kung nagbabalik tayo ng screws sa ating CPU, always make sure na follow yung numbering. So, tulad nito, may number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, follow lang po natin kung paano natin i-screw pabalik. 1, 2, 3. Then, yung mga screw dito, ibabalik na natin. Okay? Papasan nyo rin po, may magsasabi kahit na anong sequence po yan, pwede, no? Pero hindi po kasi nilagay yung mga numbers na yan na manufacturer para maging palamuti. So it's much better follow po yung sequence nya kung paano natin ini-screw, and then double check kung tight na yung screw nya. Continue natin para matanggal natin ang motherboard na to. Meron pa po siyang LVDS cable. Ayan, LVDS cable na po na to.
po yung nagko-connect sa kanya from the screen going to the motherboard. Pagkatanggal natin ng LVDS cable, tanda natin angat ng ating laptop. Yan, so wala na siyang ibang screw. Ngayon, meron pa pala siya dito na connector ng power supply. Ayan. So, dahan-dahan. Pagka hindi na po natin naangat, inspection ulit kung bakit na yun hindi natin siya natatanggal. So, ito po yung kanyang DC in or DC jack cable magmula sa DC jack connector hanggang dun sa connector nito, cable connector going to the motherboard. And then, ito po, mayroon pa po siyang extra connector dito at mayroon siyang extra ribbon. Ito po yung motherboard natin. Yan po. So, may makikita tayo mga likabok. Sa likabok dyan, i-brush lang po natin ang paintbrush. Basta make sure naman yung paintbrush natin eh malinis din. Ayan. Then, balik natin ang kanyang para hindi natin makalimutan yan. Binalik na natin ang kanyang motherboard. So, ito po yung kanyang motherboard. Ayan. Malinis na siya. Ayan. So, tabi natin ang motherboard. So, yung remaining po dito, ito po, tawag natin dito ay daughter board. Ang nakalagay dito ay yung kanyang USB connectors or USB port saka yung kanyang audio. Ayan. Then para matanggal natin ang kanyang DC jack, meron po siyang extra screw. Ayan. Tapos po natin itong kanyang DC jack. Ito ang DC jack po na to, isa po ito nagka-possible na nagkakaroon ng cost kung bakit nawala pong power ang ating laptop, lalong lalo na sa Dell. Ayan. Then tuturo ko po sa inyo paano natin i-test ang DC jack na to. Okay. And then para mahiwalay natin ang lower chassis pa yung kanyang screen, gagamitin lang po natin is syempre tanggalin po natin ang mga remaining wires nya. Ayan. Ayan. So pagka nagpiflip po tayo ng ating motherboard, we have to make sure kung papapasin nyo po dito kulang na yung screw niya. So, yung nag-hold po dito sa hinge niya, dito sa motherboard, or rather, dito sa hinge niya, hold na nag-hold sa kanya dito sa chassis niya, ay kulang na. So, medyo flimsy na yan. So, para matanggal po natin yan, ang style dyan, pull muna natin ang mga screws. Dahan-dahan po natin angat na nahold po natin both side. Nasuportahan natin, angat lang po natin mga ilang degrees. And then, i-rest po natin ang ulit ang motherboard. And then, ayun, ababa natin ang kanyang housing. Para pagkaangat po nito, totally, tatanggal po na siya.
Ayan. So dito sa part din na to, nakasess din rin natin ang kanyang power button, power button board. Ayan, tanggal lang natin power button board dahan-dahan dahil mayroon siyang malabas na wire punta doon sa kanyang keyboard bay. Ayan. So ito po ang kanyang keyboard connector, or rather ito po yung kanyang push button. Ayan. So pwede na natin palitan to case na pumapalya po siya dito. So in this part, pwede na natin ihiwalay, make sure na wala mga sumasabit na wires. Ayan. Ayan po. So nahiwalay na natin ang kanyang palm rest. Ayan. So tabi natin siya. So sa part na to, ma-access na natin ang kanyang screen. May mga pagkakataon na dito, pwede natin i-access ang screen niya or magkaroon tayo ng screen replacement without fully disassembling the laptop. So may kanya-kanyang discarte po tayo dyan. Pwede naman pong tanggalin, pero pwede hindi. Pero much better kung newbies po kayo or starting na first time niya magpapalit ng screen niyo, it's much better advice na tanggalin niyo po lahat siya para wala pong obstruction. So pagtanggal ko ng screen, ang style ko po dyan is mga side nito. Ayan, dito sa side na to, angat ko lang siya lang ng konti, ayan. Tapos makakarinig ka ng konting clicking sound. Ayan. So pag naangat ko na siya, yun po, may konting awang na siya, papadaanan ko na siya ng prying tool. Ayan. Then go around. Ayan. Then naririnig nyo yung clicking sound ulit. So ang isa po sa mga critical na pagtatanggal ng screen bezel na to, yung kanyang lower part. Dito po sa taas, medyo mas mabilis pong matanggal to, it's easier to remove. Pero yung kanyang lower part, hindi po siya sasama basta-basta kung hinilan natin yan. So kung pinilit po natin yan, may tendency na masira natin ang plastic dito. So same procedure. Yan po. Layan ko lang siya. Ayan. So kung nag-unlatch na siya, kung nag-unlatch na siya na wala na yung lock dito, ayan. At wala na yung lock nito, papansin nyo, di pa rin siya natatanggal. So inspect ulit kung saan po yung portion na di pa natatanggal ng latch. Part na to. So, try natin tanggalin. Natatanggalan natin siya. And then dito sa kabila.
O ito po yung front bezel na kung tawagin natin. Ayan po. Sabihin natin ang front bezel. So meron siyang kapasihin natin dito. Ito yung kanyang screen assembly, kanyang LVDS cable, o yung kanyang camera. And then check pa rin po natin siya kung paano natin matatanggal ang kanyang screen. So dito sa part na to, meron siya mga screws, 4 screws sa taas, 4 screws sa baba. Module na to, isa po siyang tinatawag natin slim type. Kung mga standard, kailan natin tanggalin ng screw dito sa taas, pag-angat natin dito sa side naman, na-access ang kanyang mga screws. So for slim types, meron lang po siyang screw sa taas, either naka-attach siya sa frame sa taas or sa baba. Okay. Yan, dahan-dahan natin iangat ang kanyang pin. Yan. So another critical part, pag magtatanggal po tayo ng screen, ang kanyang LVDS connector. Yan. Yung LVDS connector na to, yan. So meron siyang tape. So, kung bago po yung palit niyan, most likely ang tape po nito madikit na madikit siya. So tanggalin po natin ang tape niya. And then tayo natin palabas dahan-dahan kanyang LVDS cable connector on size screen. So ayan, sa model po na to, tawag po natin ulit dito ay slim type. Meron siyang frame. Ito yung mga frame niya. So may mga slim type naman po na tinatawag natin na frameless. So iba-iba pong klase ng screen na meron tayo. Hindi ibig sabihin 15.6 ang ating screen ay pare-pares na po yan ng, or mag-fit na po silang lahat dito. May mga tendency po na yung frame niya, yung nag-screw nasa taas, saka sa baba, mayroon na yung tendency yung mga screwa niya nandito sa side, or yung mga wings nito sa side. And then pagka nagpapalit naman po kayo ng screen, ayan, hindi ko alam kung ikita niyo siya, ayun. So babasahin din natin dito, it says NT 156WHM na BOE yung kanyang brand. So kung mag-order po kayo nito, just make sure na NT 1.6 or NT 15.6 slim, but not necessarily the same brand po siya. Ang pinakamahalaga, same size and then same structure. Yan po yung screen niya. Katabi natin ang screen. Then dito, ikikita ko sa inyo, meron siyang part dito. Yan yung nakatago. Ang nakatago na po na yan, magnet po yan. So kung may makita ka magnets either dito sa part na to, pag minsan nakalagay doon siya doon sa front bezel, wag na wag niya po tatanggalin ang magnet na yan. Dahil ang magnet na yan, yan po yung nagpapaswitch sa kanya doon sa tinatago nating lead switch sa isang laptop, para pag kinlose natin ng laptop, mag-slip mode siya. Kasi meron po yung magnet na yan ang magsiswitch doon sa motherboard. So tinanggal mo yung fish na yan, tendency pag kinlose mo yung motherboard, hindi po siya mag-slip mode. Ayan. So kung gusto po natin palitan yan or ibalik natin, so in reverse lang po ang paglalagay ng ating screen. So, unahin natin dito sa keyboard connector. Ilagay po natin ang keyboard connector
babalik po natin dito yung screen natin, and then screw natin, and then balik po natin ang kanyang bezel. Sa mga iba po na hindi nagtatanggal, or let's say ang laptop nyo ay hindi nyo tinanggalan ng battery or nakasaksak ang charger, or tinanggal nyo ng charger tapos magpapalit kayo ng screen ninyo, hindi nyo tinatanggal ng battery, at that instance po na mayroon pang charge ang battery ninyo at nagtanggal kayo ng LVDS connector ito sa screen, ang mangyayari po sa inyo ay may possibility po na mag short circuit ang mga pins na po na yan, kasi ang liliit na po ng pins na yan. Yan. So ang sample po pala ng screen natin ay tinatay, mayroon po siyang 30 pins. Meron naman po tayong screen na tinatawag na 40 pins. So ngayon naman meron tayong isang Lenovo 14-inch laptop. Ang model niya is Lenovo IdeaPad 110. So sa laptop na to, ang keyboard niya ay flash mounted. So, paano natin malalaman kung flash mounted ang keyboard niya or hindi? Pag wala po siyang groove sa palipot ng keyboard niya. So para ma-access natin ng keyboard or para mapalitan natin siya, kailangan nating buksan ng laptop sa underside niya. So similar procedure po tulad ng sinabi ko nung una. Dapat palagi natin pinapractice bago po tayo magbukas ng laptop ay kinakailangan nakatanggal ang kanyang charger o kanyang adapter, and then dapat nakaalis ang kanyang battery. Pero sa laptop na to, ang kanyang battery ay hindi po siya easily detachable. So kailangan pa rin natin tanggalin ang lower chassis niya para ma-access din natin ang kanyang battery. So sa laptop na to, tinanggal ko na yung mga screws niya. Wala na po siyang screw dito sa ilalim. Ayan, wala na siyang screw. Then tatanggalin natin ang kanyang optical disk drive. Ayan. Same example po, nung tulad ng isang laptop, sa ilalim ng optical disk drive ay meron pa po tayong mga lagayan ng screw. Ayan. So kung binaklas natin to at hindi natin na-access or hindi natin natanggal ng screw na to, same thing will happen, pwede nyong masira ang part na to. Ayan. This portion na to, yung portion na to, and then yung part na to, pwede itong mapingas pagka finorse natin tanggalin ang housing niya na hindi natatanggal ang mga screws na yan. So klasin natin. So tulad ng sabi ko, hanap lang tayo ng portion kung saan natin ma-insert ang ating prying tools. Ayun. Umangat na siya. So, maririnig niyo yung mga clicking sound. So, it means nag-unlatch na po siya. Okay. Ayan. And then dito sa kabila. So sa mga internal batteries na laptop,
Ang unang-una natin kailangan tanggalin dito bago ka magtatanggal ng ibang ribbons dyan ay kailangan muna nating tanggalin ang kanyang battery. So ang proper procedure po nito, always take out the battery first, and then pagka binalik naman natin siya, yung sequence po niya, huli naman po natin siyang lalagay. So dito, ang portion na to ang kanyang hard drive. Pero itong laptop na binabaklas natin, wala na siyang hard drive. So papakita ko na lang sa inyo. So pag nagbabaklas po tayo ng hard disk caddy, meron po yung makikitang arrow. Ayan. Yung arrow na to indicates na palabas siya, so ipupush lang natin siya palabas or away from the motherboard. Ayan. And then clean natin ang kanyang hard drive, then proceed po tayo magtanggal ng ibang mga ribbons tsaka ibang connectors. So ito yung kanyang trackpad, connector sa speaker, connector sa kanyang LVDS cable, connector sa kanyang keyboard. Ayan. So ito, nakatanggal na rin ng kanyang antenna sa kanyang Wi-Fi card. So tanggalin natin ang kanyang Wi-Fi card. Expecting kung wala ka ng mga ribbon, pwede na natin mag-alis ng ibang screw dito sa motherboard. At one more thing, pag may nakikita po tayong mga triangle or arrow na nakapoint sa isang screw, ibig po sabihin yan, ito po yung mga screws na naka screw from the motherboard directly dot sa chassis niya. So hindi mo na yan kailangan i-access, or para pagka binalik mo siya, kailangan mong ibalik to, ang screw muna na to bago mo ilagay ulit yung chassis. Okay? So ilagay natin ang screw. Dito. Pag nagbabaklas tayo ng motherboard, dahan-dahan lang po yung pag-angat just to make sure na wala lang screw na nakakabit. Pagka wala na po yung screw yan, free na yung motherboard, maangat na natin siya ng madali. Okay. So sa motherboard na to, wala po tayong mapapansin na naka-attach sa kanya na fan. So fanless po sila ang tawag dito. Ayan, fanless motherboard. And then, papansin nyo rin po, wala siyang RAM or RAM slot nakalagay. Ayan, wala siyang mga RAM slot kasi ang RAM po nito, kung tatanggalin natin sticker na to, ayan, ang tag po natin dito yung mga onboard RAM. Ayan. Nakahinang na po sila directly dito sa motherboard. So, sa mga ganitong cases, hindi po natin ito pwedeng basta-basta na i-upgrade ang mga RAMs na yan, since nakahinang siya sa motherboard.
and hindi rin po tayo pwede magdagdag ng extra RAM since wala siyang RAM slot. Ayan. So, inisin natin, tanggalin natin ang kanyang heatsink. Bago natin lagay ng bagong thermal paste. Yan po lang tayo ng tissue or cotton cloth. And then yung sa part naman ng motherboard. Ayan po. Pagkalinis po natin ang kanyang CPU at ang kanyang heatsink, lalagyan po natin ng thermal paste. So ang thermal paste natin ang gagamitin natin ay mga generic type dito, specific na to. Pero kung meron kayong mga gaming laptops, much preferably bumili na po kayo ng mga high quality na thermal paste. Okay. And number one no-no sa pag-replacement ng thermal paste, wag niyo pong lalagyan niya ng toothpaste. Okay, baka may magsabi sa inyo, okay naman yan po yan, pwede naman lagyan ng toothpaste. Never na never po kayo maglalagyan ng toothpaste dito in replacement of itong mga thermal grease or thermal paste na to. Ito naman po yung ganitong kalaki, most likely yung mga generic type nasa 100 or 150 pesos lang naman to, and then it will go a long long way dahil marami naman siya. So kung paano naman mag-a-apply ng thermal paste, naglalagay po na yung thermal paste, lagay na po natin dito sa CPU niya, dito sa parang salamin niya na gamunggo lang. Ayun. Ayun po. So yung ganyan kakonti, enough na po yan para sa ganyang kaliit na chip. Kasi pagka binalik po natin ang kanyang heatsink, balik po natin dyan, ipipress po niya yan and mag-spread po siya. Okay, so pag nagbalik po tayo ng heatsink, ayan, ito po sa heatsink kung saan tayo nag-i-screw, may makikita kayo mga numbers dyan. Ito number 1, 2, 3 and 4. So it's a good practice na sundin lang natin ang numbering kung ano yung muna nating i-screw. And number 1. Number 2. Number 3. And number 4. So pag naglilinis po tayo ng motherboard, pwede naman po tayong gumamit ng mga kulitong klaseng brushes, ordinary brush. May man nakikita tayo mga likabok, it's better na matanggal na natin sila. And one more thing, kung meron po siyang sticker na nakalagay tulad nito, may sticker siya,
Ayan. Huwag na huwag po natin kalimutan tanggalin ng sticker. So, kadalasan ng sa ilalim ng stickers na yan ay may mga dumidikit po dito mga langgam. And then pag nag-stay yung langgam na yan, may possibility na tataka kayo kung bakit ang laptop na pag minsan namamatay siya pabigla-bigla or nag-free siya. Might be possible na yung langgam na yan ay nagsha-short ng component dito sa motherboard na yan. So kung di natin natanggal yung langgam or di natin natanggal yung mga sekto dito sa nakadikit sa sticker na to, possible po na magloko yung ating laptop. Okay? Yan po, balik lang natin ng sticker. And then, meron pala siyang CMOS battery. Ayan. Ayan. So, ang CMOS battery na to guys, napaka-importante nito. Kasi pagka ang naglo-low voltage ka na dito sa CMOS mo, most likely yung date or yung mga saved mo, na save mo sa BIOS setup mo, inawawala. Right? So, kung mapapansin nyo, ang CMOS na to ay nadidetach siya. Tulad nito. Ayan. So, pag na-detach natin yan, let's say, ang laptop natin ay magkakaroon ng hindi siya ma-on or nag-on siya tapos hindi siya nag-display, ang pinaka-una-unahan po natin pwedeng i-check dito ay yung kanyang CMOS battery. Yung dalawang terminal niya, i-short lang po natin. Let's say for about 10 seconds or so. Ayan. Para ma-discharge natin siya. And then, may chance na pagka na-short natin yung dalawa na yun, na nakatanggal po yung CMOS battery, syempre, na mag-power on ulit siya. Okay? Ayan po. And then, naalisin natin ang kanyang battery side. Yung mga screws din dyan. Ayan. And then, huwag natin pwersahin ha. So, lag muna natin ng konti, tapos magmustan natin kung saan siya na tatanggal ng maayos. Nag-slide siya palabas. Okay? Ayan. Ito po ang kanyang internal battery. So, kung nagkakaroon ka ng issue sa battery mo at kailangan mong palitan ng internal battery para malaman mo ang kanyang model, meron po siya nakasulat dito ang specifications niya. Ayan, I don't know kung makikita niya dito guys, masyado maliit. Dito siya, or type niya lang po sa internet na Lenovo IdeaPad 110 battery. And then, siyempre kung ano man nakita niya feature doon, ipag-compare niya lang po dito sa existing na battery niya. Tulad na nasabi ko kanina, para ma-access natin ang keyboard niyan, dapat mabuksan muna natin ang part na to. And then, kapag mamasdan nyo guys, dito sa mga groove na to, dami niyan, ano? Diyan po, naka-hinang
ang keyboard natin. Or nandito yung mga locks niya. Nakahinang yan ng plastic, no? Hindi lang po lead ang pinanghihinang, pero meron po tayong tinatag na plastic, plastic weld. Ito, naka-ano din sila dyan. Ayan. So, i-grind nyo yan isa-isa para matanggal yung keyboard. Tapos pagka nag-grind nyo na lahat yan, tutulak nyo lang po yung keyboard palabas at mapapalitan na siya. So, yung iba sa inyong baguhan, nagtataka kayo kung bakit pag minsan ang keyboard replacement, or rather, for example, meron kayong isang keyboard na pa-repair nyo na dati, and then meron kayong another laptop na magpa-repair nyo ulit yung keyboard nya, bakit sinisingil kayo ng mas mahal? So most likely, pagka flush mounted ang keyboard nyo, dahil may pagka labor intensive ang pag-alis nito, mas mahal po talaga ang singilan sa pagpapalit ng flush mounted keyboard on top dun sa price po ng keyboard. Ayan. So para mabalik lang natin siya, let's do it in reversed. Ayan. Ayan po. Ayan, babalik natin ng kanyang mga screws. Then, huwag niyo pong kalimutan, ibalik ang ating CMOS battery. And then, babalik na natin ang kanyang motherboard. Tulad na nasabi kanina, yung may mga triangle na white triangle, kailangan i-screw muna natin siya. So sa pag nagbabaklas talaga tayo ng mga laptop, pagbaguhan po kayo, it's highly advisable na every step na gagawin nyo ay pipicturan nyo siya, para pagka pinalik nyo na yung laptop, babalik nyo siya sa original state niya. Di kayo malilito. Lalong-lalo na sa mga screws na to, iba-iba yung kanyang size. So, babalik na lang ang kanya ating Wi-Fi card. Siyempre, huwag natin kalimutan yung balik ang kanyang antena. Ayan. And then, yung sequence ng mga ribbon na yan, kahit anong unahin yung ikabit, okay lang yun. Pera dito sa battery. So, lagay natin ang kanyang LVDS cable, kanyang keyboard, mousepad,
speaker. And then tignan natin yung kanyang hard drive. Lastly, babalik natin ang kanyang battery connector. Ayan. Ayan po. Then, babalik lang natin ang kanyang housing. Then, pupush lang natin siya until marinig tayo nagla-latch clicking sound, na ibig sabihin nag-latch back na siya. Ayan. Ayan. Then, babalik natin lahat ng kanyang screw. Pinabalik natin ang kanyang screw. Lalagay na natin ang kanyang optical disk drive. So, kung meron naman kayo mga video or cellphones, okay din naman po na habang nagbabuklas kayo ng laptop, may binibidyo kayo or may nagbibidyo sa inyo or nabibidyo nyo yung procedure na ginagawa nyo, para just in case na meron po kayong iniisip na nakaligtaan, eh marireview nyo yung video na yan. Ayan. So, sa lahat po ng laptop, may kanya-kanya silang procedure para mabaklas natin or ma-disassemble natin siya. In general, wala po tayong mga perfect steps, ano? Pero depende po kasi yan sa klase ng laptop na ating babaklasin. So, titignan muna natin kung paano natin ma-access na maayos. So, review lang po natin. Ang laptop po na to ay flush mounted siya. And then, para malaman natin flush mounted ang laptop, ay ang kanyang groove. Wala siya dito. Ayan. So, papakita ko naman sa inyo guys. Sa laptop na to, nakatanggal na kanyang screen. Right? So, para let's say mayroong siyang screen, para matanggal natin ang front bezel niya. Ayan. Unlatch lang natin siya dahan-dahan. Ayan. Ayan. Pag nagtatanggal tayo ng screen, always make sure na kailangan muna natin, kung meron siyang internal battery, kailangan muna natin tanggalin ang kanyang battery, syempre besides lang sa kanyang charger. Kasi kung hindi ka sa LVDS cable, kung meron pa siyang remaining power o voltage sa battery niya, at ito tinanggal natin from the screen at binabalik natin, may tendency sa lead po niya, at sa lead ng mga pins niya, may tendency na magkaroon tayo ng short circuit dito sa mga pins na to. So, magiging worse po ang problema ng laptop natin.
balik lang natin siya. Inspect natin siya mabuti kung may mga nakaawang pang mga portion dyan. Ayan. Tulad nito, medyo nakaawang pa siya. Ayan. Pabalikan natin. Ayan. Ayan, ito rin.